chapter 16, verse 29 tells us, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Isang hari na nagnangalang Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20, verse 21. Sila po'y nakukubkub na napapaligiran ng kanila pong mga kaaway, mga kapatid. At wala na po silang masusulingan pa. But suddenly, God gave Jehoshaphat a great idea. And the Bible said, 2 Chronicles 20, verse 21, that when Jehoshaphat consulted with the people, ang ginawa ni Jehoshaphat, hindi po nagdagdag ng mas maraming sundalo. Hindi po nagdagdag ng mas maraming espada o ng kanyon o ng mga tangke, mga kapatid. Jehoshaphat, when that time na sila po'y napapaligiran na ng kalaban, Jehoshaphat appointed singers unto the Lord. Para anong trabaho? To praise the beauty of holiness. As they went out before the army and they said, praise the Lord for His mercy endureth forever. And the battle of Jehoshaphat is one of the greatest victories, hallelujah, in the battlefield of any army general or king. Pero hindi sila nagtaas ng kanilang kamay. God fought for them because there were people that started talking about Jesus. There were people that started thinking about God. At nang wala nang masulingan pa mga kapatid, ang sabi ng hari, wala na tayong magagawa. Mag-umpisa na lamang tayong umapit at magpuri sa pangalan ng ating Panginoon at ng ating Diyos. Hallelujah! Kung tayo nakukupong mga kapatid, just start thinking and talking about Jesus. Kaya ang sabi ni David, Psalms 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, and I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Para anong gawin? To behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Hallelujah! Kung wala na daw ibang pwedeng gawin, isang bagay na lang ang nais hilingin ng David. At yan ay makapanatili sa presensya ng Diyos upang kanyang masaksihan ang kagandahan at ang kadakilaan ng ating pong Panginoon. Sa mga taong ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos, sila po'y nanatatakot at naligitla, mga kapatid, sa tingin ng Panginoon. Pero sa atin, hallelujah, na nais tuparin ang kanyang kalooban, wala na pong tingin na tatapanis pa. Wala na pong boses na gaganda pa, mga kapatid, kung hindi ang marinig ang tingin ng ating pong Panginoon. That's why David declared in Psalm 29 verse 1, hallelujah, to 30 in his head, up to verse 30, hallelujah, chapter 30 of verse 1, that he, David said, to give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength, give unto the Lord the glory due unto His name, worship the Lord in the beauty of holiness. Why? Because the voice of the Lord is upon the waters. Ang tinig daw ng Panginoon ay lumalaguntong na parang magmalakas na kulog, mga kapatid. At ang Panginoon, hallelujah, nananahan sa na maraming tubig, mga kapatid. Ang tinig daw ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig daw ng Panginoon ay puno ng kaluwalhatian, mga kapatid. Ang tinig daw ng Panginoon ay bumabasag, mga kapatid, maging sa matibay na sidaryong kahoy. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. Verse 6, He maketh them also to skip like a calf, Lebanon and Syrian like a young unicorn. Ang tinig daw ng Panginoon ay humahati gaya ng isang sumusubok na apoy. Ang tinig daw ng Panginoon ay umuga, hallelujah, hallelujah, sa mga pundasyon ng ilang mga kapatid. The Lord shakes the wilderness, and the voice of the Lord sitteth upon the flood. Yea, the Lord sitteth king forever. The Lord will give strength unto His people, and the Lord will bless His people with His peace. David further on, hallelujah, tells us the beauty of the Lord. Psalm 50 verse 2, out of Zion, the perfection of beauty, God had shined. Kahit ano daw pangit pala ang sitwasyon, mga kapatid, kahit gaano kasira daw pala, mga kapatid, kung galing sa bundok ng Zion, mga kapatid, galing sa, when we sing about Mount Zion on the sides of the north, doon daw po sumisinag, mag-uumpisa ang perfection, yung pong walang bahid ng dulis na tunay na kagandahan, mga kapatid. At saan ang nakikita at nasasaksihan ang tunay na kagandahan ng Panginoon? Psalm 96 verse 9, worship the Lord in the beauty of
holiness. Fear before Him, all the earth. Jesus Christ, our God, the Rose of Sharon, has perfect beauty when we begin to worship His holiness. Praise God. He is indescribable. Hindi kayang i-describe o hindi kayang ipaliwanag, mga kapatid, ng pananalitang tao. Gaya po ng Rose of Sharon, which is red in color. The Bible refers to Christ as red more than any color, because red is the color of redemption. Bakit? Sapagkat ang dugo ni Kristo na siyang nabubo alang-alang sa pagkaligtas ng kasalanan ng buong sanlibutan. That's why John the Baptist announced the public ministry of Christ by declaring, "Jesus Christ, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." My friend, hallelujah, you have to see Jesus Christ as the Lamb that was slain not only for the world, but Jesus Christ was slain for your sins. And if you don't receive Him as the Lamb that was slain for you, the next time you will see Him, He will be a Lamb, hallelujah, alive and well. He will be the Lamb of God, seated at the right hand of power, judge, hallelujah, jury, and executioner of the world. He will be the Lamb of God, standing in power. Kinukumpara si Jesus sa Rose of Sharon sapagkat ang Rose of Sharon po ay may kakaibang bango, mga kapatid. Oh, hallelujah! This particular rose ay tumutubo rin sa isang area ng Bulgaria, mga kapatid, isang bansa. And in Bulgaria, there is a valley of roses na kagaya po ng Rose of Sharon. At ang sabi po ng mga nakarating na doon, when you start walking in the middle of the field of roses, doon po sa Bulgaria, mga kapatid, pag alis mo daw doon sa field of roses, hallelujah, maiiwan sa iyong damit ang mabangong amoy ng bulaklak ng rosas, mga kapatid. Hallelujah, it will go on for 1 week, 2 weeks, even for a month, mga kapatid. Maaamoy mo pa ang bango noong pong bulaklak, hallelujah, na iyo pong nilakaran. Ganun din po ang aking pong Panginoong Hesus Kristo. Nagkaloob po siya ng alay na sakripisyo ng kanyang buhay na naging mabangong samyo sa harapan po ng ating Panginoon. Hallelujah, sa harapan ng Ama. At dapat po ang ating mga buhay na siyang pinananahanan na ni Kristo na puno ng bango ng rosas, mga kapatid. When we also start walking, hallelujah, dito po sa mundong mabaho, malilim, madumi, mga kapatid, the world needs to smell the fragrance of Jesus Christ. Gaya po rin na po mag-Acts, hallelujah, nang nakikita nila ang mga apostol at ang nangangaral si Pablo, nangangaral si Pedro, mga kapatid, at yung ibang apostol, mga kapatid. Ang sabi po ng mga Pariseo, sino ba ang mga tao na nangangaral na ito? Ang sabi nila, hindi ba ito yung mga hindi ba ito yung mga mangingisda lamang? Hindi ba ito yung mga karpintero lamang? Hindi ba ito yung mga dating tax collector? Hindi ba ito yung mga dating walang pinakaralan? Pero ang sabi po ng mga Pariseo, ganyan sila manalita, because they have been with Jesus. Hallelujah, when you have been with Jesus, there is a fragrance that emanates from your life. Pero ang pangon na amoy, hallelujah, mga kapatid, hindi nila alam, hindi paliwanag, but there is a fragrance, because